back to my channel. So our topic is so interesting and exciting dahil tungkol to sa paggawa ng faith board. So ano ba ang faith board? Actually guys, wala naman nag-exist na word na faith board talaga. Pero meron kasing dream board. Sa dream board kasi nilalagay natin yung mga pictures ng mga dreams natin. Like house and lot, like pieces at kung ano-ano pa. Dito naman sa faith board, ang ilalagay natin na instead na pictures ay mga words. Ito yung mga words na mga pinapaniwalaan natin na mangyari sa buhay natin. Example na lang ay ito, yung mga words. Isa na dito ay yung I am more than conqueror. So, ibig sabihin guys, higit pa sa mananagumpay. So, hindi ako talunan, kundi lagi akong panalo. So, iyon yung lagi magre-remind sa'yo kung mayroon kang problema, mayroon kang pinagdadaanan. Kapag makikita mo na nakapost sa wall mo yun, ma-encourage ka. At saka hindi lang din yun guys, yung para ma-encourage ka, para ma-declare mo na mangyayari yun sa buhay mo. Meron kasi guys ako natutunan sa aming church na tatlong keys para maging victorious, para maranasan natin yung mga answers sa ating mga prayers. So number one key is believe. So number one, kailangan maniwala tayo. Kasi sabi nga sa Hebrews 11:6, we cannot please God without faith. So isipin nyo guys, paano naman gaganahan si Lord na i-answer yung prayers natin kung wala tayong paniniwala sa Kanya? So number one talaga na importante ay believe. So number two is speak. Kailangan natin sabihin guys, dahil sabi nga sa Proverbs 18:21, natanga sa power of life and death. Kung ano yung sabihin mo, yun yung mangyari sa'yo. Kung sabihin mo, I am victorious, panalo ako, yun yung mangyari sa buhay mo. Pero kung lagi mo sasabihin, mahirap, hindi ko kaya, imposible, yun talaga yung mangyari sa buhay mo. Dahil sabi na nga yun sa word ng Lord sa Proverbs 18:21. So kung ano man yung nakasulat dun, totoo yun. So number three is act. So, kailangan may action. So, hindi naman pwede guys na naniniwala ka, sinasabi mo, pero wala kang gagawing action. Example, meron kang exam. Dahil sabihin mo, naniniwala ako, gagawin akong top ni Lord. Ipapasa niya ako dun sa exam. Tapos, sasabihin mo, number two, speak. Sinabi mo, papasa ka. Pero yung number three, ang ginawa mo, natulog ka lang. Kasi naisip mo, naniniwala ka naman, sinabi mo na. So, walang action, hindi ka nag-review. So, wala din lahat ng ginawa mo sa one and two. Kailangan, kumpleto yung susi. Believe, speak, and act. So, kailangan, may gagawin ka ding action. So, now, let's proceed na kung paano gumawa ng faith board. So, number one is write. So, isulat nyo sa isang papel kung ano yung mga words na pinapaniwalaan nyo para meron kayong kopyahan bago nyo siya ilipat sa magandang klase ng papel. So, katulad ko, bago ko isulat yung mga words na to sa magandang papel, sinulat ko muna siya sa isang scratch paper para hindi kayo magkamali kapag diretso nyo siyang nilagay dito. So, number two is type and print. So, depende yun sa inyo guys kung gusto nyo siyang i-type at saka i-print. Kasi ako guys, hindi talaga ako magandang magsulat. So, kailangan ko siyang i-type sa computer and then kailangan ko siyang i-print. Pero guys, pwede naman optional. Pwede kayong kumuha na lang ng colored paper tapos isulat nyo ng pentel pen. Pwede din yun. Okay, so number three, after nyo siyang ilagay sa isang magandang papel, whether you type it and print it or whether isulat nyo siya sa colored paper gamit yung pentel pen, start nyo na siyang i-cut. Kasi guys, magkakasama siya. So, bago ko siya idikit sa board, para maayos yung pagkakadikit na kailangan ko na itong paghiwa-hiwalayin. So, let's start cutting! So, ayan guys, after nating i-cut, ayan, nakat ko na lahat ng mga words. Let's start pasting! Okay guys, kapag nailatag na natin siya ng maayos, pwede na natin siyang edit. So, ayan guys, tapos na nating edit. So, papakita ko na sa inyo. Ayan na ang finished product. So, hindi ko na masyadong kinlose up kasi baka makita nyo yung mga prayers ko dito. May mga names kasi kong minention dito. So, guys, naglagay ko ng space dito para kung meron pa akong mga words na gustong idagdag, meron pa akong space. So, ngayon, dahil tapos na to, ididikit ko na siya sa wall and then papakita ko na sa inyo yung final product. Okay guys, we're done. So, hindi naman kayo bound sa ganitong designs lang. You can be more creative. So, don't forget the three keys to believe, speak, and act. And let's all together receive answers to our prayers.